Hello friends, welcome uli sa ating channel. Ito na naman si Kuya para magbahagi ng panibagong kaalaman. Ang pag-aaralan po natin sa videong ito ay ang tungkol sa iba't ibang klase ng bintana at saka ng pinto. At saka yung iba't ibang sukat niya po no, na madalas gamitin sa paggawa ng bahay. Yan po yung pag-uusapan natin sa videong ito. Step by step po nating i-discuss yan sa videong ito. Sana po panoorin nyo magmula sa umpisa hanggang sa dulo, may matututunan po kayo sa videong ito. Kaya lang bago po natin pag-usapan no, yung tungkol sa topic natin, sana po pakipindot yung like. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe, pakipindot yung subscribe notification bell. Kung may time po kayo, pakishare yung video. Ang Matt ni Kuya YouTube channel po, merong mga playlist videos yan. Ito po, sana po panoorin nyo. Salamat po. Okay, umpisahan po natin sa klase ng bintana. No? Bali, yung klase ng bintana, dito sa, ito po yung awning window. No? Bali, ito po yun, kung bubuksan natin, ayun po yung awning window. Ganyan po yung itsura niya, no? Ito naman pong kasunod, no? Yan yung po yung casement window naman. Kung titingnan po natin yan, ayan po yung pagbukas niya, no? Pwede rin pong ganito, no? Nag-iisa lang po, ayon, no? Or pwedeng dalawa. Ayan po yung casement window. Ito naman pong susunod, bali pivoted window naman po yan. Ito po siya. Ayun po, no? Or pwede po siyang ganito, no? Ayun po yung pivoted window, no? Yung pong susunod, ito po yon projected window naman po. Ito po yung projected window kung bubuksan natin, no? Ang susunod po na bintana, yung pinakasikat po ngayon, no? Yung usong-uso po ngayon yung sliding window, no? Maski na ako sliding window ang pinalagay ko, no? Ang susunod po ay yung dati na nauso yan yung jalousy. Ayun po. And then yung pinaka last naman po ay yung fix naman. Hindi po siya mabubuksan, na fix lang po siya. Ayun po yung mga klase ng mga bintana natin. Okay, pag-usapan naman po natin ngayon yung sukat, no? Ang madalas pong sukat na gamitin sa sliding window tsaka sa casement window na bintana, yung pong width niya, yung lapad, 1 meter po yan hanggang 1.5 meters, no? Ayun po yung madalas gamitin. Yung po ng height naman niya, yung taas, no? Bali 1 meter and 1.2 meters po. Ayun yung madalas pong gamitin, no? Sa sliding window po yan at saka dito sa casement window. Pagdating naman po sa awning window, no? Bali madalas pong gamitin ito sa mga toilet and bath, no? Sa CR. Bali yung width po, yung lapad niya 0.4 meters at saka 0.5 meters po, no? Sa height naman po, no? Yung taas ng bintana 0.4 meters to 0.6 meters. Meron din pong 0.5 meters. Ayun po yung sukat niya. Ito po yung iba't ibang klase ng bintana rin, no? Single hang, double hang, casement, awning. Meron pong bay window, no? Yung pong nakalabas, no? Bali, slider, mixed style, geometric, or half moon. Ayun po yung ibang mga types ng mga bintana. Punta naman po tayo ngayon sa pinto, no? Meron po tayong entrance door, no? Ang madalas na gamitin pong sukat dito, no? Bali 0.9 meters, ang taas naman po 2.1 meters. Yung lapad po 0.9 meters and then yung taas is 2.1 meters. Yung lapad po na 0.9 na 3 feet po 'yon, no? Sa likod naman po yung pinto, bali madalas pong gamitin dyan na 0.8 meters naman yung back door natin. Ang taas naman po is 2.1 meters, no? Sa mga kwarto naman po, no, yung 0.8 meters ang madalas gamitin, tapos yung height niya 2.1 meters. 0.8 po yung lapad, 2.1 meters naman yung taas.
Sa master's bedroom po, no, bali 0.9 meters po yung lapad, 2.1 meters naman po yung taas. Sa CR naman po, no, sa toilet and bath, madalas po dyan 0.6 at saka yung 0.7 meters na lapad, 2.1 meters naman po yung taas. Ayun po yung sa mga pinto. Bali yung klase naman po ng mga pinto, ito po yung bipole door, no? Ayun, folding. Ayun po, no? Folding door po ito. Ito naman po, bali ito po yung pivot door, no? Ayun, no? Yung pivot door. And then ito naman po yung sliding naman, no? Ayun, yung sliding door. Ayun po yung tatlong klase ng pinto. Pero marami pa pong klase ng pinto yan. Ito po, no? Pag-uusapan pa po natin yan. Yung iba pa pong klase ng pinto, ito po yon, no? Bali, wooden door, no? Frame door, yung materialis niya, no? Batten door, plush door, ito po yon, PVC door. May UPVC pa, door pa po, no? Yung pinto na madalas gamitin yung sa labas, glass door, fiberglass door, FRP door, no? Ito rin po yung sinabi natin kanina, 2.1 meters yung taas. Ang lapad naman, 0.6 to 0.9, no? Ang lapad, 2 feet hanggang 3 feet, no? Bali, sa toilet and bath, o CR, 0.6 at saka 0.7 meters po yung lapad na madalas gamitin, 2.1 naman yung taas. Sa bedroom po, tsaka sa back door, sa likod, no? 0.8 meters po yung lapad, 2.1 yung taas. 2.1 meters, entrance tsaka yung master's bedroom po, 0.9 meters yung lapad, 2.1 meters naman yung taas. Ayun po yung mga pinto. Bali, ito pa po yung ibang klaseng mga pinto, no? Marami pong klaseng mga pinto na madalas gamitin po sa ating mga bahay, no? Pili na lang po kayo, no? Meron pong slab, no? French, Dutch, bipole, the gliding, meron pa po, no? Kaya napakarami po ng klase niyan at iba-ibang materialis po, no? Yung ginagamit. Kaya ayan po yung mga ano natin, no? Yung mga topic natin sa pinto tsaka sa bintana. Pero ako po ang ginamit ko rito na pinto, no? 0.9 meters yung pong bintana na ginamit ko rito, no? Bali sliding window po yan, no? Bali, take note lang po, no? Sa harap, entrance sa 0.9 by 2.1 meters, no? Sa likod na pinto is 0.8 by 2.1 meters ang madalas gamitin. Sa mga bedroom po, no? Kwarto natin, 0.8 meters by 2.1 meters sa master's bedroom tsaka sa entrance. Bali, 0.9 by 2.1 meters. And then sa CR, 0.6 at saka yung 0.7 meters, 2.1 meters yung taas. Ako po, ginamit ko dito, 1.5 meters yung lapad, 1.2 meters naman yung taas. Sliding window po. Okay, kung nagustuhan nyo po itong video ko, sana po pakipindot lang yung like, subscribe, tsaka notification bell sa baba. Thank you very much and God bless po sa inyong lahat.